Daig pa ni tatang ang nakatalpak sa online sabong na kahit matanda na ang kanyang manok, ay naisabong pa niya ito sa isang babae na halos may tuturing na niyang apo. What? Kaya naman, maraming tao ang pumusta na hindi magtatagal ang relasyon na ito sa pagitan nilang dalawa. At si tatang ang magiging talunan sa bandang huli dahil pagkakapirahan lamang daw siya nito. Pero sa ginawa ni tatang ay tuluyan na ngang nabihag nito ang napakagandang dalaga at naiuwi sa bahay para mahigop ang matamis na sabaw nito. Sa madaling sabi, ang babae ay naging asawa nga ng matanda. Paano kaya ito nangyari? Sino ba ang tatang na ito at syempre ano ang kanyang kwento? This is Kamatastory, kaya hindi na natin patatagalin to. Let's do this! Age is just a number, ika nga nila, at maraming kalabaw ang naniniwala dito. Kaya siguro naging paborito nila ang mga kakasibol pa lang na mga damo, yung hindi palantaba. Dito nga sa atin ay mapapansin yung kadalasan sa mga dayuhan na paritiro na ang mga tarian ay nakakatalpak pa rin naman. Kung titingnan mo ng maigi ay baka ubo na lang ang tumitigas sa mga ito. Dahil sa kanilang mga edad, well, hindi naman yan ang mahalaga sa isang relasyon. Dahil may mga ibang bagay pa naman na naiibigay itong si tatang. Aminin man natin o hindi, ay nagiging practical na ang mga tao sa panahon natin ngayon sa hirap ng buhay. Gayunpaman, hindi naman lahat ng makikita nating nagsasama na matanda at bata ay ganoon na agad ang istorya. Isang babae nga sa ibang bansa ang nagkaroon ng relasyon sa isang lalaki na halos 40 dekada ang agwat nila sa edad. Pero hindi naman mayaman si tatay, sadyang sawa na raw ang dalaga na makipagrelasyon sa mga kaedad nito. Na pagkatapos pumasok ay lalabas na lang ng walang paalam. Kumbaga nandyan lang kung masarap ang ulam. Kaya naman ang babae na papangalanan na lang nating Maritis ay nakipagrelasyon sa lalaking mas matanda sa kanya ng maraming taon at nakilala nga nito ang isang lalaki na malapit nang mag-celebrate ng kanyang ika-60 na kaarawan. Sa simula ay nanibago itong si babae dahil iba kasi ang galawan ng mga may edad. Maraming pasikot-sikot yung tipong hinahainan na ay ayaw pa rin kumain. Pero kahit ganoon ay nagustuhan ito ni Maritis dahil parang isang ama ang pag-aalaga ng lalaki sa kanya. Maraming mga netizens ang nagkomento sa kanilang YouTube channel na malaki ang tsansa na naghahanap lang daw ng atensyon mula sa kanyang tunay na ama itong si babae. Pero malabo naman siguro yon dahil sa aking pagkakaintindi, ang tatay na ito ay magiging ama na ng tuluyan dahil nabuntis nga nito si Maritis. So kahit papaano ay nakakasabay pa rin si Manong sa usaping balbagan ng mga laman. Kaya nga isang manong sa Cambodia ang hindi pa rin nawala ng pag-asa na bago man lang daw matunaw ng tuluyan ang kanyang dalang panari ay makakadali pa ito sa huling pagkakataon. Ang kanyang pangalan ay si Manong Patong Langko. 6 na po mahigit na ang kanyang edad at matagal nang nakalimutan kung kailan niya huling nabigyan ng hustisya ang kanyang pangalang Patong Langko. Dahil sa kanyang edad ay hindi na sumagi sa kanyang isip na may mga babae pang mangungursunadang magpaparanas sa kanya nito. Kaya umabot sa punto na itong si tanda ay sinubukang aliwin ang sarili nang may bayad sa kinauukulan. Pumunta siya sa mga lugar na pera ang basihan upang makapagtransaksyon ng per oras. Grabe itong si Manong sa kanyang katandaan. Ay ayaw pa rin talagang magretiro sa mga ganitong bagay. Siguro nature na talaga ito ng matanda kaya hayaan na lang natin siya. Ayon nga, hindi pa man naka-order ng kanyang maiinom si Manong, ay may mga lumalapit na sa kanyang mga babae para alokin ito ng kanyang hinahanap na kasiyahan. Nahahalata siguro ng mga ito na bago lang nakatanggap ng pensyon si Manong Patong. Ngunit sa hindi inaasahan ay tumanggi itong si Manong. Sapagkat may isang babae ang pumukaw sa kanyang atensyon mula sa malayo at ito ay ang silbidura ng mga inumin. Kaso, ang nasabing dalaga na nagangalang Chanto ay nandoon lamang para magsilbing tagahatid ng mga inumin sa mga customer at hindi para sa kagustuhan nitong si Manong at umuwi na lang si tatang na luhaan.
Alam niyo naman, kapag tumatanda na ang tao ay nagiging pihika na rin sa pagkain. Because... Gayon pa man, lumipas ang ilang mga araw ay pabalik-balik itong si Manong at sa pagkakataon na ito, ay ginamitan niya ang babae kung anong meron siya sa bulsa. Binibigyan niya lagi ng tip itong si Chanto sa kondisyon na makikipag-usap ang dalaga sa kanya. At tinatanggap naman ito ng babae, total wala namang mawawala sa kanya kung makipag-usap lang ito sa matanda. Nani? Tsaka bilang respeto na rin siguro. Pagkalipas ng ilang mga araw ay pati sa bahay ng dalaga ay dumadayo na rin itong si Manong Patong para manligaw sa nasabing babae. Malinaw ang pakay ni Manong Patong sa mga magulang ng dalaga. Gusto nitong pakasalan ang kanilang anak upang masalba raw ito mula sa lugar na hindi kaaya-aya para sa mga babae. Kunwari pa itong si Manong, ganoon din naman ang kanyang gagawin. Sa hindi malamang rason ay pumayag ang babae at ang pamilya nito sa alok nitong si Manong. Basta ayon sa babae, naging malapit na rin ang loob nito kay Manong Patong Kalang. Wala nang maraming satsat at agad na hinanda ng matanda ang kanilang kasal nitong si Chanto. Gigil na si Manong na makaisa. Kumbaga nanginginig pa. Walang nag-aakala na sa edad nitong si Manong Patong ay makakatalpak pa ito sa isang 24 na taong gulang lamang na babae. Sabihin man ng karamihan na naging posible lang ito dahil sa salapi, ay proud pa rin itong si Manong Patong na sa 8 taon nilang pagsasama na mag-asawa ni Chanto ay nagagawa pa rin naman niyang makabangon sa umaga. Alam naman daw nito na darating ang araw na amoy na lang ang kanyang magagawa. Kaya hanggat may dugo pa ang mga ugat, banatay. Puntakin mo na lang ako kung susuko ka na. Ang galing, ang galing. Kaya kamata, huwag mawala ng pag-asa. Baka sa pagtanda mo pa ikaw makakaisa. Basta ang mahalaga ay may ipon ka. Dito matatapos ang isa na namang kamata story natin. At kung nagustuhan nyo ito ay huwag nyo sanang kalimutan na maglaan ng ilang segundo ng inyong mga oras para i-like ang video na ito. This is Leonmata, hanggang dito na lang. Salamata! Magandang title daw dito, The Grandfather's Collection. Wala akong maisip, natatawa ako. Abangan ko to. The Old Man and the Young Beauty. The Old Man and the Beauty Girl. Partihan with Lolo all night. Abangan ko na lang, Lods. Shout out naman. Buenas na Lolo, nakadali ng sariwang isda. Age doesn't matter. Tatangkay lupit, old karabaw, eat young grass. Tinik sa talutot ng rosas. Bulok at sariwa, pinagmix. Sariwang damo para kay lulong kabayo. Kalabaw lang ang tumatanda. Lolo kong Japanese, ayaw sa isdang panis, sariwang isda na makinis, batuta, lalong tumutulis. Lolo Hiral, nakapasol, ugbangos. Mamahaling ginto, nakuha ng isang engkanto. Tukmol, nakadali na naman. Bronze and diamond, nagot. Sariwang bayaran siguro, hindi naman. Beauty and the bestility, old but bold in bald ikiim. Beauty and the best, Lolo. Ang ginatasang pichi-pichi. Ano yun? Pichi-pichi. Super Lolo. Ayun ang mga malulupit na title. Shoutout sa inyong lahat. Salamat mga kamatay.